At magandang umaga po sa inyong lahat. So ngayon, dahil uso yung SAP, naisipan kong gumawa ng isang tutorial kung papaano po mag-cash out sa GCash gamit ang ating Cebuana application. Pwede ring cash out natin sa Palawan Express. Pwede natin cash out sa, tawag ito, M. Lulier. Pwede din sa LBC. Kasi sabi daw nila, puno na daw sa Pure Gold, puno daw sa Villarica. Bakit hindi nating subukan sa Cebuana Lulier, LBC, at M. Lulier? Tara, samahan nyo ako. Pupuntahan ay punta lang po tayo doon sa application ng GCash natin. Doon sa mga bago pa lang, so log out muna natin. Doon po sa mga bago pa lang na mag-o-open ng kanilang GCash is antayin lang po natin na ilagay lang po natin yung number natin dito. For example, lalagay po natin dito. Lagay nyo lang po yung mobile number na nilagay nyo dyan kay SAP. Let's say 9161975. 0916-1907560. So like example, yan po yung number nyo. Then lagay nyo lang po. Then, meron pong authentication code na isesend sa inyo si GCash. So automatically na po siya, napupunta siya dyan sa enter authentication code. So isubmit lang po natin yung code. Then sinabi po ng SAP na yung last 4 digit number nyo, yun po yung code nyo or yung MPIN. Then ako kasi, iba kasi yung MPIN ko. Kasi syempre matagal na naman po akong user ng GCash. So, ayun na lang po. Kung ano po yung last digit ng mobile number nyo, ayun po yung MPIN nyo. Okay. Yan. Pag po na-open na natin po yung GCash natin, makikita nyo po, 6,500 yung balance. Or hindi ko alam kung meron yata na 8,000 yung iba. So, pag nakuha nyo po yung 6,500, kailangan pa po nating i-fully verified. Kailangan po makita nyo po sa GCash nyo na fully verified ang inyong GCash. Kasi kapag kayo ay semi-verified lang or basic level lang po kayo, hindi nyo po makukuha or hindi nyo magagamit ang full features ni GCash. Lalong-lalo na yung send money para makapag-cash out tayo kay GCash. Okay, after nyan, kunyari fully verified na kayo. So may magtatanong, paano ba magpa-fully verified? Makikita nyo naman po dun yung link. Kunyari, pag pinindot nyo po itong send money, may lalabas po na kailangan nakalagay po is get verified. So kailangan po, magte-take po kayo ng picture ng ID nyo, then selfie with ID po, then aantayin nyo lang po na kayo ay fully verified na. Pag po kayo fully verified na, nalabas na po itong word na ito dito sa profile nyo. Okay, so paano mag-cash out? Okay, magka-cash out na tayo. Halimbawa, verified na tayo lahat. Unang-una, para tayo makapag-cash out, kailangan pindutin natin itong show more kung hindi kita yung word na cash out. Then, okay, pindutin natin itong show more para sa mga gustong mag-cash out. Then, pagkapindot, pindutin lang natin itong... Ay, wait, sorry, napunta ako sa transaction history. Okay, pindutin po natin ngayon itong show more para tayo ay makapag-cash out. Pindutin po natin itong show more. Okay, pagkapindot ng show more, pindutin po natin ang word na cash out. Ayan po, fund management. Punta tayo sa fund management. Then makikita nyo po yung word na cash out. Then, pag meron na tayong word na cash out, makikita nyo dyan sa kung saan-saan ka pwedeng mag-cash out. Okay, pindutin natin ang cash out. So, dito, kailangan over-the-counter kayo. Meron po tayong cash out dito sa Villarica, dito sa Tambunting, Pure Gold, Robinson,
and Robinson. Then, marami pa po, iba-iba pa po yan. Ayan po. Ayan po lahat. Yan po, kailangan po is over the counter. Kailangan nyo pong pumunta doon para mag-fill up ng form. Then, ayun po, tsaka nyo pa lang siya makukuha. So, may nagtatanong, pwede po ba yan sa Palawan Express? Pwede po ba yan sa Cebuana Lulier? Pwede po. Actually, ano eh, hindi na siya papasok. Eh, papasok siya as cash out. Pero kailangan natin gumamit ng third party application. Okay. Ngayon, halimbawa itong ano ko is nagpunta ka na po doon ano, doon sa mga sinabi ko kanina na cash out kung saan pwede. Ito naman is para sa Cebuana naman po, halimbawa. Halimbawa, gusto mong i-cash out itong 6.5 mo or itong pera ko is 700, 1.50 lang ano. Pupunta, i-cash out ko siya sa Cebuana. Kung meron kang bank account, walang problema. Kasi pwede kang mag-send money. Pagka-send money, pwede kang mag-send to the bank. Then, ilagay mo lang sa send to the bank is, ayan po yung mga banko. Halos lahat po ng banko is nandyan na po. So, piliin nyo lang kung anong banko na meron kayo. Kung Land Bank pa, PNB, BDO. Ilagay nyo lang po, halimbawa BDO, lagay nyo lang po yung name, yung amount na halimbawa ito, sa BDO, 6.5. Tapos, lagay nyo lang po, name. Tapos, yung account number, lagay nyo lang po. Tapos, send receipt to kung saan nyo gustong isend yung resibo na kayo ay nag-cash out nga. So, ang tanong ng iba, paano po pag sa Cebuana Lulier? Send bank din po siya. Kailangan meron po kayong micro savings account sa Cebuana Lulier and pwede din namang pumunta kayo sa www.facebook.com/gcashathome. Punta po kayo doon, meron po silang service kung saan pwede kayong mag-cash out kung saan nyo gusto. Pwede sa M. Lulier, pwede sa LBC, pwede sa M. Lulier, pwede sa LBC, pwede sa Palawan Express, at pwede sa Cebuana Lulier. www.facebook.com/gcashathome. Ang charge lang po nila doon is 20 pesos. And yung kung magkano yung transaction fee ng Cebuana Lulier or LBC or M. Lulier or Palawan kung saan nyo gustong makuha yung SAP na binigay sa inyo ng government natin. Okay, ang gagawin natin is sasend natin. Halimbawa ako, meron akong micro savings. So punta lang ako dito sa View All. Punta ako dito sa View All. Okay, pindutin ko tong View All na yan. Then, meron ditong Cebuana, kung makikita nyo, meron ditong Cebuana Lulier Rural Bank Inc. Yan po. Then, after nyan, pindutin nyo lang po yan. Yan po ay para sa mga merong micro savings account sa Cebuana Lulier po ah. Then, lagay nyo lang po. Halimbawa, ang sasend ko is, pwede bang, hindi ata pwedeng 2 pesos ah. Yan. Kunyari, account name is, kasi, Alvin Almontero. Okay, Alvin Almontero. Then, yung account number. 0011-209-55. Okay, pindutin natin. Then, confirm lang natin kung magko-confirm. Ayun, nag-send siya. Your bank transfer is being processed. Sabi niya is, your bank transfer is being processed. Details, bank Cebuana Lulier, 1, Alvin Almontero, 001. Convenient fee is 0 lang po siya. Basta meron po kayong micro savings account. Then, pag napuntahan niyo na po yan, nag-send po kayo, pupunta po kayo sa application ngayon ng Cebuana. Then sa application ng Cebuana, pwede kayong mag-send doon ng name. Pwede nyo doon isend kung kanino nyo gustong isend yung pera. Pwedeng sa pangalan nyo, pwedeng sa ano. Pero, halimbawa, pumunta kayo dito sa www.facebook.com/gcashathome.
directly na sa pangalan nyo. Hindi nyo na kailangan pumunta. Wala kayong gagawin. Isa-send nyo lang yung payment sa kanila or yung SAP. Then, pwede na pumunta sa Cebuana para kunin yung SAP. Magbabayad ka lang ng almost siguro 20 pesos. And kung magkano yung sa Cebuana. Alam ko, ano ata yun eh. 50 or 60, ganon. Something ganon. Then, pwede na lang makuha siya. So, maraming paraan kung paano natin makukuha yung nasa GCash natin. Basta ang malaga is tayo ay fully verified. Kasi hindi natin magagamit ang full features ni GCash kung hindi tayo fully verified. So, mas mahalaga na maging fully verified tayo kasi yung mga features nila, like, marami, may mga manage credit, pay bills, pay QR. Ayan, andyan kung paano gawin. Sa link po, andyan po yung mga parang credit card, save money. Andyan po yung mga tutorials. Click nyo lang kung interested po kayo. Then, ayun po. Pwedeng-pwede nyo po siyang kunin sa Palawan, sa Cebuana, M. Lulier, and Villarica. And meron pong servisyo sa Facebook, which is, make sure po na hindi scam yung pagtatanungan nyo sa Facebook. At kung maaari, kung hindi nyo po kilala yung yung servisyo sa Facebook or baka scam, huwag nyo na pong lapitan. Make sure po na legit at maaasahan nyo talaga yung lalapitan nyo pagdating sa online dahil napakarami na pong scammer. So far, ayun na lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. And sana po ay may konti kayong natutunan. Maraming salamat po. Yan.